Magandang oras mga kart lover. Ito ay isang viral video kung saan isang Iranian na babaeng estudyante ang naghubad sa campus at naglakad ng hubad dahil sa kanyang pagprotesta. Kasi siya ay palagi daw na inaabuso nitong tinatawag na morality police ng Iran. Ano ba itong morality police? So ito yung mga police na ang binabantayan ay yung mali na pagsuot ng Iranian dress code, katulad na lamang ng pagsuot ng hijab. Kapag nagkamali ka niyan ay pwede kang lalatiguhin ng mga morality police. So narito ang video, atin muna panoorin bago tayo magbigay ng reaction. From behind a window, onlookers watch as a young woman sits in her underwear. The woman raises her arm, appearing to reason with the man and woman stood beside her. Named as Ahu Dariayi, the footage appears to show the university student in an act of defiance against Iran's strict Islamic dress code. The circumstances remain unclear, but outside a university in Tehran, a crowd watches on. And as she walks on the far side of the road, she removes her underwear. University officials claim it's because she's mentally ill, but people who know her tell Sky News this is false. Ito na, ito yung eksena kung saan din nampot siya ng morality police, isa na kayo sa sasakyan. At after sa pagkataon na ito, na siya dinampot sa daan, ay hindi na daw ito naibalik at hindi na naipakita at hindi na narinig. Ever since, naglaho talagang missing. Kaya marami ang humihingi ng itong tinatawag na parang amnesty kay Ahu Dariayi. Yun yung pangalan niya, Ahu Dariayi. Kasi sinabi nila ay mayroong mental illness. Parang may sakit daw ito sa pag-iisip. Kaya nagawa niyang maghubad sa campus at naglakad pa sa lansangan na hinubad pa ng tuluyan yung kanyang panty. Kaya sigawan yung mga tao. At napakalaking ano kasi yan, kasalanan sa Iran na ganyan na maghubad ka. Kahit tanggalin mo nga lang yung hijab. Yung hijab ang pinagmulan yan eh. Kasi noong nakaraang buwan daw ay sinaktan daw yan ng mga morality police, yung babaeng yan, dahil sa mali ang pagsuot ng hijab. So kahit hijab, lalo na kung maghubad ka, ay napakalaking kasalanan sa Iran. Kaya pananiwalaan na baka kung ano nang nangyari dito, dahil nung nakaraang taon ay may isang namatay at missing na estudyante rin ng Iran na nagprotesta tungkol sa hindi pagsuot ng hijab. Okay, so patuloy tayo sa video. They've got her, onlookers say. In this video, it appears a person is put into a car before being driven away. Human rights organization Amnesty International reports the woman was violently arrested. She is in danger, definitely. She can be imprisoned. And I fully support what Amnesty International says, that she needs to be released immediately without any condition. There are questions now for her safety as Iran's morality police continue to enforce strict religious rules. It's after Kurdish Iranian woman Mahsa Amini died in police custody in 2022. She reportedly wasn't abiding by compulsory veiling laws. The backlash public, with women setting fire to their hijabs in the biggest protest the regime has ever faced. For acts like these in Iran, what fate Ahu Dariayi faces is unknown. A severe breach of the country's rules could prompt a similar level of punishment. Ito ang mahirap sa Middle East, lalo na sa parte ng Iran, dahil sa napaka-strictong dress code. Ititingin ka nga lang sa mata ay bawal eh. Kung nakita nyo kahit na naglakad yung babae na hubad, ay walang tumitingin sa kanya at wala ding lumalapit.
kasi ano sila, para sobrang ano nila, malisyoso, sobrang parang mga hindi mga na ano, nagalaw na mga klaseng tao. Pero yun pala ay alam naman natin na meron din silang ginagawa na sobrang ano din, mahalay din, di ba? Pero sa kanilang batas ay talagang napaka-stricto nila. Katulad ng ganyan. Kaya tayo magtaka eh, bakit naman sobrang stricto naman? Hijab lang yung suot lang yan na takip sa mukha eh. Tapos hindi ka lang magsuot ay punishment na kaagad. Hindi naman yan tinuturo sa Biblia, di ba? Na magsuot. Yan ay isang kostumbre lamang, isang kostom ng isang bansa. Pero kung tingnan natin sa buong mundo, ay sa Middle East lang yan matatagpuan. Diba? At sa ibang sulok ng mundo ay wala yung ganyang mga klaseng dress code. Kaya sobrang stricto talaga, di ba? So, para sa mga naninirahan dyan na ayaw ng ganyan, hindi nila nagustuhan ang kanyang dress code, ay kung may pera, ay lumipat na lang kayo ng lugar para hindi na kayo maano dyan sa lugar na yan, sa bansang yan. Lumipat na kayo para may freedom kayo kung anong susuotin nyo. Lipat kayo dito sa Pilipinas man o saan na bansa na democratic. Okay, so yan lang aking mabigay na reaksyon tungkol sa strictong dress code ng Iran, lalo na sa Iran eh, ay napaka-stricto talaga. Ano ang inyong mga comment sa ating video ngayon, mga art lover, mga kababayan? Comment nyo na lang sa ating comment down section makikita nyo dito at inyong saloobin ay paki-comment na lang. At hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat.